Balitang KKDAT. Muli na namang napatunayan ang patuloy na paglaganap ng advokasya ng mga kabataang may tunay na malasakit at pagpapahalaga sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Patunay rito ang isinagawang matagumpay na paglulunsad ng mga bagong miyembro ng KKDAT o Kabataan Kontra Droga at Terorismo sa Barangay Poblasyon 2, Bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro nitong ikasyam ng Abril taong 2020. Ito ay sa pangunguna ni Police Lieutenant Anthony Hipolito Moralejo, platoon leader ng 2nd Maneuver Platoon, kasama ang mga community-based immersion program trainees ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Edwin Fialgutang, Force Commander. Humigit kumulang 24 na mga bagong miyembro ng KKDAT ang nangako na makikiisa sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagiging tunay na gabay ng mga kapwa nila kabataan tungo sa matuwid na pamumuhay. Ayon sa kanila, kami ang magiging mga leader na nais naming makita sa iba. Tampok sa nasabing programa ang pagkakaroon ng pagtalakay sa masamang dulot ng ipinagbabawal na gamot at hindi magandang epekto sa komunidad ng terorismo. Gayun din ang MTF-LCAC o Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Campaign Against Criminality, Disaster Preparedness, Anti-Illegal Gambling at marami pang iba. Nagkaroon din ng patimpalak na slogan at poster making contest na may temang Healthy Community Without Drugs and Terrorism. Ipinakita ng mga kabataan ang kanilang pakikiisa at suporta sa nasabing programa at sa mga darating pa. Gayun din ang pangangakong isa sa buhay ng may kahusayan, katapatan at kasipagan bilang KKDAT at isang leader ng kabataan. Patlo Bendino, nag-uulat.